Okay mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. So sa video na to, bigyan ko kayo ng isang tip para malaman nyo kung working pa ito, kung ito ba talagang itong tinutukoy ko na to ang sira. So watch this video mga kabasyong. So yun mga kabasyong, nagkaroon na ba kayo ng problema pagdating sa inyong gasoline supply? Bigla na lang nawala, nagloko yung carburetor, nag-jerking siya, nag-uusad-usad, namamatay, tapos pahinga mo konti, under ulit. So isa lang to sa sintomas na parehas na parehas sa distributor, pero same na same siya talaga. So ang tinutukoy kong pyesa ay itong ating fuel pump. So may tutorial ako nito regarding dito kung paano i-diagnose kung sira na, kung ang fuel pump natin ay natulo, may tumutulo na dito sa ilalim, tapos kumalo na yung gasolina sa ating langis. So ito sa video na to, yung isa pang tip para malaman nyo kung working siya o hindi na. So pag binaklas nyo ito, mabaklasin nyo, may dalawang bolt yan. Yan. Kikita nyo yan, kabilaan yan. Dito yung isa. So tatanggalin nyo yan. At itong nakakonekta sa carburetor. So yan yung nga pala yung connection niya mga kabasyong. Tatlo yan. Oh. Para sa 2E. Intake. Yan. Intake. Return. Tapos yung papunta sa carburetor. So yung intake natin papunta yan sa filter. So alam nyo naman dalawa yung filter ng aking sasakyan. So yan. From sa tank. Papunta rito. Sa ating filter then dito. Yan. Papunta in. Tapos itong return, pupunta naman, pabalik doon sa ating tangke, andun sa baba. So, ang nandito is tatlo yan, mga kabasyong. Una, yung galing sa tangke. Yan. May kita nyo. Yan. Galing sa tangke. Ito, ito. Yung linya na yan, one. Tapos yung susunod is yung ating return. Nasa gitna yung return ha mga kabasyong. Tapos yung ating isa is pupunta dito sa ating charcoal canister. Tapos ngayon ito. Ito yung tip niya ngayon. Kapag nawalan ng bomba, halimbawa tinanggal niyo to tapos walang tumalsik o lumabas na gasolina dito o fuel, meaning may mali sa system nating fuel system natin. So ito pag binaklas nyo para malaman nyo, ma-diagnose nyo lang kung talagang sira, na ipapump yun, may lever yan mga kabasyong, may lever to dito, yun yung dumidikit dito sa ating camshaft. Ngayon pag pinump nyo yun, tapos wala siyang lumabas, baklasin nyo ito, lagay dito, tsaka syempre nakabaklas na ito pabuto sa carburetor. Kumuha kayo ngayon ng bote na may lamang fuel, bigyan nyo ng gasolina, then ipump nyo. Ngayon, pag nakita nyo na nagbomba, ibig sabihin good. So, hindi ito ang sira, mga kabasyong. It's either the filter or yung mismong linyada ng ating intake. Yan. Kasi may mga nasagot na din akong mga tanong ngayon nung dinextros nila, gumana naman yung fuel pump. So ang na-find outan dun sa mga common na naging sakit nung sasakyan nila is either itong filter, itong fuel filter, or itong linya may bara. So yung isang kamasyong natin, tinulungan natin at binanggit natin yung mga basic na pwedeng tamaan. So ito yung linya is barado. So ang ginawa is binacuum at yun na nga, tama yung sinabi ko, barado yung linya. So ito yung sa mga nagtatanong sa akin, yun yung madalasan. Bakit? Kasi nga yung tangke na natin nagkakaroon na ng corrosion, or yung ating gasolinahan na pinagpakargahan is medyo madumi yung nila, or depende.
dun sa ating tangke. Kaya ito, kung bago yung fuel filter nyo, tapos bumubomba yung inyong fuel pump, matik dito na yan, mga kabasyo. Siya na yan. Wala nang ibang ano yan, cause. Kasi bumubomba eh. Bumubomba, nagbibigay ng fuel doon. So, kaya niyang trabahuin yung supposed to be na trabaho niya. So, pumunta kayo banda dito. Dito na. Ngayon, kapag ikinabit nyo ito, tas ito, kinatitir nyo, itong what you call this, dinextrose nyo, mula rito, tinanggal nyo ito, nilagyan nyo ito ng fuel, kinarga nyo itong hose na to, nilagyan nyo ng additional hose, at binomba nyo itong fuel pump, tapos dumaan dito, ibig sabihin mga kabasyong, ito na, yung linya niya, madumi. Kaya yan, yan ang pinapalinis. Ngayon, pag ganun ang nangyari, tapos na, paulit-ulit na ganun ang nangyari sa sasakyan nyo, that's the time na ipababa nyo na yung fuel tank nyo, tapos palinisan nyo na para maayos na ang inyong fuel system at hindi na kayo magkaroon ng abirya sa daan. So, yun lang mga kabasyong. Sana nabigyan ko kayo ng idea with regards sa pag-DIY testing na itong ating fuel pump. Hindi ko man siya binaklas, pero nabigyan ko kayo ng idea, which is na-issue ko sa inyo kung paano. Kasi commonly na sinasagot ko lang yung mga tanong is via message lang. So ito, in-actual ko sa inyo kung saan talaga yung pwedeng maging cause nung pagkakulang ng gasolina pagpasok dito sa ating carburetor. So yun lang, maraming salamat sa panonood mga kabasyong. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, shares, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. At paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page. Yun lang po mga kabasyong, maraming salamat. God bless.